Senator Jinggoy Estrada, tila pinatakti ng batikos ng mga netizens pati na ang mga kilalang personalidad sa kanyang planong ipagbawal ang K-drama sa ating bansa. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na! Tila pinagpiestahan ngayon ng batikos sa social media si Senator Jinggoy Estrada dahilan sa kanyang nasambit na plano na gustong iban ang Korean novela sa bansa upang mabigyan ng daan ang ating local showbiz industry. Ayon sa kanyang nabanggit sa hearing ng proposed 2023 budget of the Film Development Council of the Philippines nitong Martes, October 18, pagpatuloy tayo nagpapalabas ng Korean telenovelas, ang hinahangaan ng ating mga kababayan, itong mga Koreano, nawawalan ng trabaho at kita yung ating mga artistang Filipino. Minsan, pumapasok sa aking isipan na iba na itong mga telenovela ng foreigners na dapat ang mga artista nating Filipino na talaga may angking galing sa pag-arte. Iyon talaga ang ipalabas natin sa sarili nating bansa. Imbes na ipromote natin yung sarili natin, ang naipopromote natin yung mga banyaga. Kaya mga netizens na fan ng Korean novela ay umalma pati na ang mga kilalang personalidad ay pumuna sa planong iban ang K-drama sa ating bansa. Ayon sa kilalang radio host vlogger na si Mark Lopez, "Ewan ko Senator Jinggoy, but there is something inherent wrong to ban and blame something that is good para lang lumipat sa Medicare ang audience. Hindi naman K-dramas ang problema. Hindi rin ang Pilipina audience na nahumaling kasi maganda naman talaga ang produkto. Ang problema, yung local telenovelas, yun ata ang dapat ayusin para tangkilikin ng kusa. Yung Maria Clara at Ibarra is one good start. Fresh approach, excellent storyline na hindi tinipid ang production, yan mga ganyan sana ang suportahan natin Senator para umangat." Ang veteran at kilalang direktor na si Manny Castañeda ay naglabas rin ng kanyang opinyon at ayon sa kanya, "I watch K-dramas and enjoy them immensely. They are often time, well-produced, and well-script. Not to mention that the actors perform very well. Aside from being very good-looking, I have to admit that I too have a lot to learn from the Koreans. To ban them, simply because they do a much better job than us is utterly stupid. Only idiots will make such a suggestion. Huwag maging insecure, Sen Jinggoy. Instead, we must accept the challenge to improve our craft and upgrade entertainment industry as a whole. That should be our objective." Isa rin si Cavite Governor John Vic Remulla na hindi pumabor sa panukala ni Senator Jinggoy at pinalalahanan din ito na ang Korea ay isa sa top contributor ng turismo sa bansa. Ito ang kanyang naging banat. "Regarding Filipinos' love of K-content, tulad ng maraming Caviteño, ako mismo ay fan ng K-pop and K-dramas. I think they struck a chord in the heart of the Filipinos. At the height of the pandemic when most of us were locked in our homes, K-dramas and K-pop gave many Filipinos hope and inspiration. Koreans also make top of the tourist arrivals in the Philippines. They love our country, while we love them for their world-class entertainment. There are no boundaries in pop culture. Learn and take inspiration from what the Koreans have achieved. Kaya natin yan." Sa dahilan ng mga kritisismo at batikos laban sa panukalang pagban ng K-drama sa Pinas ng Senador, nagpaliwanag muli at nilinaw ni Senator Jinggoy ito at ayon sa kanya, "Kaugnay sa aking pahayag kahapon sa mga foreign-made shows, my statement stems from the frustration that while we are only too eager and willing to celebrate South Korea's entertainment industry, we have sadly allowed our own to deteriorate because of the lack of support from the movie-going public. I wish that the jealousness of our kababayans in patronizing foreign artists can be replicated to support our homegrown talents who I strongly believe are likewise world-class. I have nothing against South Korea's successes in the entertainment field and admittedly, we have much to learn from them. Pero wag naman nating kalimutan at baliwalain ang trabaho, ang mga pinaghirapan at ang kinglikha ng ating mga kapwa Pilipino. South Korea's phenomenal success is rooted in their love of the country. And it's high time that we follow their example and do the same from our own entertainment industry that is at best barely surviving." Anong masasabi niyo mga kapriti? I-comment ang iyong reaksyon. Now na!